So, yesterday, resolution 1083, I hope you have a copy, calling for the Senate Committee on National Defense to conduct an investigation in aid of legislation that alleged wiretapping of the Chinese embassy in Manila against the Armed Forces of the Philippines Western Command. And I just talked to the chairman of the committee, Senator Jingo Estrada, and apparently we had an agreement that on Tuesday, he would conduct the hearing. So, fa-follow up ko na lang kay Senator Jingoy, inviting the following. 1, Department of National Defense. 2, National Intelligence Coordinating Administration or Agency. 3, Department of Foreign Affairs. 4, if they will attend voluntarily, the Chinese Embassy. We have heard of a pending investigation that will be conducted by the National Bureau of Investigation concerning the matter, and it is a serious breach of existing international law for an embassy, a foreign embassy, to violate internal and domestic laws of a host country. And I'm referring now to Republic Act 4200 or the anti-wiretapping law. So ito yung violation. Hindi pa kayo nagtatanong, siguro ang sasabihin ko na lang, ano yung consequences? We have precedents. If you can do an additional research, 2020. The Chinese embassy hacked the Australian parliament. 2018, Russian diplomats were expelled from the U.S. consulate in Seattle. 2018, after the alleged poisoning of a prominent Russian citizen by the name of Sergei, forgot the last name. 23 Russian diplomats were expelled from the Russian embassy in London. So kung ano man yung kalalabasan itong investigasyon, the contempt would be extraneous to the investigation. Ang gusto lamang patunayan dito, kung nagkaroon ba talaga ng wiretapping. What would be the consequences? Consequences, one, pwedeng i-declare na persona non grata. Pag persona non grata, pauwiin. Number two, it can lead, I'm not preempting what the Department of Foreign Affairs would do, it can lead to the Department of Foreign Affairs calling for the reduction in size of the personnel of the embassy. Pwedeng, kasi yung lahat po yan, especially the non-diplomatic personnel, yung administrative, yung clerical, yung staff, yung cook, yung driver, ini-issuehan niya ng visa ng Pilipinas. Pwede i-cancel yung visa, umuwi muna. Ganun yung ginawa doon sa mga ibang insidente. And it can even lead to a downsizing of the Chinese embassy here in Manila. Depende ho yan kung ano yung mapapatunayan. So these are all speculations, pero yung sinabi ko kanina, 2018, 60 Russian diplomats were expelled in their consulate in Seattle. Madami-dami yon. I have here the exact number of the Chinese personnel in the following places, in the embassy in Manila. Hindi ko naman babanggitin kung ilan kasi in fairness to them and in compliance with existing diplomatic protocols, they have a consulate in Cebu, they have a consulate in Davao, and surprisingly, they have a consulate in Ilocos Norte. So,
Madami sila. So kung ano yung magiging resulta ng investigasyon nito, the Philippines can assert, reassert its right to implement Philippine laws. Batas natin yung 4200, wiretapping law, that's espionage. Kaya binanggit ko kanina extraneous, quote and quote, underscore, extraneous. Ibig sabihin, wala itong acknowledgement na nagkaroon nga talaga ng pag-uusap na mayroong new model. Because that's extraneous. Ang tinutukoy natin dito, was there indeed a wiretapping? Hindi natin sinasabi dito na mayroong acknowledgement, mayroong implied recognition, that there was indeed a new model. Hindi yun. The mere fact na nagkaroon ng wiretapping, kahit ito lang yung ceremonial greetings, good afternoon, ni hao, tinap mo, that's a violation of the wiretapping law. So, ilabas natin yung ano, huwag kayong maguluhan, ilabas natin ng kaunti yung nilalaman, yung content ng alleged new model. Siguro mas kabisado niya na yung new model. Hindi ko alam yun. Kwento lang yun sa akin, yung new model. Kung ano, yes, ma'am. So, ito na yung mga repercussions na sinabi ko. Yeah, I mean, sir, yung content nung the wiretap, kasi sir, di ba, kumalat na yung alleged transcript nung wiretap conversation. So, kasi, sir, kung you'll dig into that, yung sa wiretapping, di ba parang you'll give credence that there was really a conversation and there was really that agreement na nagkaroon, agreement on the new model. So, hindi ako doon sa, hindi yung, kung mababasa nyo yung Senate Resolution 10, I'm sorry, hindi pala 1083, 1023, kung mababasa nyo, it also contains a statement coming from General Broner that the AFP will not dignify the claim of the Chinese Embassy, and I'm quoting, in Manila, that our organization has agreed to a new model for the conduct in Ayungin Shoal, unquote, unquote. So, it doesn't have to be an affirmation of the validity of the intrinsic substance of the agreement. So extraneous nga, kaya binanggit ko. So yung sa akin, nagkaroon ba talaga ng pagtitape? Kahit itape mo lang yung greetings, ni hao, good morning, wiretapping na yun. So doon ako sa wiretapping, not to the existence of an agreement that would support the claim that there was indeed a new model. Para sa akin, mahalaga pong malaman ng lahat na noong 1965, pumirma ang Pilipinas sa isang kasunduan. Noong 1975, ni-ratify din ng China ang isang kasunduan. And they call this convention the Vienna Convention on Diplomatic Relations. And I quote Article 41. Diplomats must respect the laws and regulations of the host country and must not interfere in its internal affairs. Wiretapping violates this provision. Kanino nyo makukuha yung confirmation kung meron ng wiretapping? Paano? Yes, sir. Sino magko-confirm kung nagkaroon nga ng wiretapping, sir? The participants in the alleged conversation, perhaps an authentication from the National Bureau of Investigation, and other experts that can give credence as to whether there was a wiretapping or not. Kung walang wiretapping, tapos na. Di ba? So, sir, yes. Sabi lumabas na. Nimpa. Saan galing yung transcript? Sa kanila din. So kaya nga in-invite sila whether they would voluntarily be present, nasa kanila na yon. Ang tanong na sunod, meron na ba ang instance na napadalo dito ang mga foreign embassies? Meron po.
Kung matatandaan nyo, nung araw, 18th Congress, ako ay nagpatawag ng meeting tungkol doon sa BARM. Nagdatingan po yung ambassador ng, I think, UK, EU, Sweden, Norway. Dito ginanap yun sa plenary kasi ang dami masyadong umattend. Umattend yung mga ambassadors, voluntarily. Pero sa pa-confirm yun, dapat ma-produce yung audio recording. Para? Para ma-confirm na talaga so, nagkaroon ng source ng transcript? Kaya nga, sir, dapat yes, ma-produce yun. Ano yung source ng transcript? But sir, are you inclined to invite Was? Was played. So the audio recording was played. If you can provide the names of the journalist, siguro si chairman na ng committee, ang ano, may time pa naman. Pero sir, are you kasama ka doon sa nakarinig? We will invite you. We will invite you. Ano pangalan mo, ma'am? You have the right to remain silent. Okay. So pinlay talaga nila, no? Hindi natin alam kung na-splice, kung ano man, di ba? So we will invite you because you were... Ah, hindi ikaw. Pero sir, invite nyo ba si Vice Admiral Carlos? Kasi siya yung kausap, siya yung makaka-affirm, sir. It now depends on the ano. I think he's on leave out of respect to... he's also a good friend of ours. So siguro he will have to seek approval from higher authorities following the chain of command. So bahala na si Chairman Jinggoy. Kung meron ngang ganon, if ever there was a conversation that took place. Yes, sir. Nothing. What would that prove? Admission or what? Kasi hindi sila pwedeng makumpel, but because this involves a violation of Philippine laws, palagay ko dapat umattend sila para patunayan na in good faith sila. Para wala silang patunayan na wala silang inililihim. So nasa kanila na yon na kung dadalo sila hindi. Pero I'd like to reiterate, RA 4200 makes it illegal for any person to secretly overhear, intercept or record any private communication without the consent of all parties involved. Na? Yes, yes. First time ito, kaya mabigat ang ano. Wala pa tayo, hindi pa natin nata ito nagagawa na ano. Na and the staff of the Chinese embassy is quite large. Sir, kaya nga top secret eh. Hindi kayo... Yes. Wala. I think so. They have a consulate in Ilocos Norte, Davao, Cebu, and Manila. Yung Japan ata, ang Korea parang meron din sa Davao. Sa bang bansa lang. Sir, paano po ano? Sir, may inviting the Chinese officials, sir, sa meeting. Is that already a violation? Hindi naman. The convention is very specific. Ang nilalaman ng convention, and I think we're following this, is that it outlines, it mandates the inviolability of the premises of the diplomatic mission. Wala tayong ginagalaw doon, di ba? The host country cannot enter without the consent of the embassy. While this protection from embassy,
While this protects the embassy from intrusion, it implicitly requires the embassy to respect the sovereignty and the laws of the host country. Hindi kayo, kasi yung mga nangyayari noon, baliktad, natandaan nyo yung sa Russia, nagpagawa ang US Embassy ng bagong embassy sa Moscow, yung mga contractor ng Russia, naglagay na ng mga eavesdropping equipment. Natandaan nyo yan? Hindi James Bond story. So, as long as ginagalang natin yung operations nila, free communication of the diplomatic mission for official purposes, walang violation tayo. Pero yung host country ay dapat igalang din ng yung batas ng host country dapat igalang din ng mga napunta rito. Sir, paano nyo po ipapatawag yung sa Chinese embassy? Through DFA po ba or open invitation? Open invitation na siguro 'yon. Siguro tatanungin niyo doon si Senator Jinggoy na. Ito sir, invitation na sa kanya. Invitation. Friendly, polite, voluntary, hindi without any compulsion. Hindi natin sila pwedeng pilitin eh. So, probably it would just confirm something na minililihim pa sila and it would just also show that they are continuously violating Philippine laws. Diba? Mas mahirapan na i-validate kung nangyari talaga yung wiretapping, kung ganun yung mangyayari. Yung narinig na nung colleague mo sa likod na ano, yung tape. Hindi siya, oh. Ito, one of the consequences according to the Vienna Convention on Diplomatic Relations is this: the host country may take measures such as expelling embassy staff, reducing the staff of the embassy, or even pwede ipasarasar yung embassy ng China. Hindi naman. Reduce yung staff. Kung, meron. Ang effect noon sa yung China-Australia, nung hinak nila yung Australian Parliament, nagbawas ng importation ng China ng ilang commodities. Sir, if mapatunayan mo na mayroong wiretapping, can they be charged criminally? And ano po yung posibleng parusa sa kanila doon? Kung ano yung ano. Kung ano yung parusa ng batas natin, plus yung mga nabanggit ko, pwedeng mag-file ng diplomatic protest. Sir, pwedeng i-expel. At yung i-reduce yung staff. At ito yung pinakamadaling gawin. Expulsion of non-diplomatic staff, which would include administrative, technical, service personnel. Yun. Tapos pag nag-renew sila, kasi yung mga nandito, midterm, may tenure yan, 2 years, 3 years. Pwede na tayong hindi mag-issue ng visa. Kung yung nagre-renew ng visa na yung mga staff nila ay bawasan, hindi tayo mag-issue, liliit na yung staff nila. To show our collective disgust. Wala. Wala. Sa tingin ko ngayon, mapwera na lang kung yung may mga involved pa na iba na mga technician na yung staff ng embassy ay hindi lahat Chinese. Meron din tayong kababayan na staff sa embassy, may mga interpreters, may mga nagtatrabaho din doon, administrative. So hindi natin alam kung involved din yon, wala mahirap na. So that's why an investigation is needed. So sir, may we ask, don't diplomats have diplomatic immunity po from prosecution in domestic laws? At least insofar as Ambassador Wang Xilian will be concerned. He's immune. We still maintain that. Except yung immunity would only refer to the performance of the regular performance of their functions as contained in this convention on diplomatic relations. Pero kung yung ginagawa mo outside your functions na, halimbawa ikaw ay nag-commit ng violation sa
under the revised penal code, pwede ka ma-prosecute as far as I am concerned. But of course, it will be subjected to diplomatic negotiations. So, sir, ito wiretapping, is it included sa sinasabi natin possible immunity? Hindi. Kaya ang talagang mga naging precedents dito, expulsion, pauuwiin. Anong impact nun, sir, sa diplomatic relations? Magkakatampuhan yun. Kakatampuhan. Baka maging tugon nila doon, kagaya ng mga nangyari sa dati, pauwiin din yung mga nasa Beijing natin na personnel. Hindi, sir, baka mga larap na naman at another issue na yung mga OFWs na baka pauwiin natin. Yung mga ganun, they will, but ang mangyayari nito, we will really be asserting our right to implement our laws. Yun din yung ginagawa ngayon ng mga kababayan natin na malapit-lapit na sa Baho de Masinloc. Malapit-lapit na, ilang oras na lang. Ang balita ko, ang nakabantay, ilan yung nakabantay kahapon? 24? Ang balita ko, ang nakabantay na kanina, 44 na. 44 na na Chinese militia sa Baho de Masinloc. Ganun na karami. Iba na itong tinanong natin, dito na tayo, ibang topic na. Pinaplanong matagal na sila may ginagawa sa atin. You are correct. I agree. Yes. Yes. Mas malala. Ibang violation na naman nila yon. So na, ito yung continuation nga nung ano. Transcripts can be easily fabricated, audio recordings can be manufactured, etc., etc. So, pagpapatunay din, gaya ng sinabi din ni Secretary Teodoro, he doubts the authenticity of the recording, but called on the Department of Foreign Affairs to investigate the issue, and if proven true, should result in the expulsion. So ito rin yung sinasabi ko kanina. Diba? So walang pagbabago. Ang pagbabago lang is that the Senate Committee, the appropriate Senate Committee, would be taking steps. Correct. General Carlos is a good man. He's a graduate of Annapolis. Yung Naval Academy. He's a good officer. But still, he doesn't have the power. Wala. Correct. You're correct. I agree. Wala. Hindi naman talaga siya. Ano. So, makikita natin kung ano yung nilalam. Kaya nga, sinimulan ko sa tanong ni Marlon, extraneous yun sa topic na investigation. Ang question sa investigation, was there a wiretapping conducted? Yes. I talked to him. Baka Tuesday daw. Yes. Kasi Monday, meron uli yung ano, yung isa, yung leak. Okay na? Okay na. Sir, is your concern since visa and visa regarding personality ni mayor ng Batman? Hindi ako naka-attend nung hearing eh. I'm sorry, hindi ako naka-attend ng hearing. Pero sa naririnig ko, anecdotal reports, hindi niya alam kung saan siya sinilang, mga ganon. Eh, nakakapagtaka talaga yon. Walang records. So, let's see how it will end up. Pero mali na siguro yon na kung may nakapag-file dito na ng certificate of candidacy. And I was able to talk to Chairman Garcia na pwede para iko-waranto. So, yung concerns ni Senator Risa, if backed up by
concrete evidence, eh tama siya. Na baka napasok na tayo ng iba na hindi dapat nakakandidato. Pero ano ko lang yon based on the reports that I have heard. But have you encountered a similar incident, kahit hindi sa Pilipinas, na nabidiscuss among the security sector? May mga ganyan ka? Hindi sa Pilipinas? Oh, kahit hindi dito sa Pilipinas. Sa ibang bansa na napag-usapan sa security sector na may ginagamit na rin China or any other country? We're not sure. Kasi yung figures doon pumapasok doon sa Eagle Cross sa Texas coming from Mexico, ilan, isang buwan, 30,000 Chinese illegal migrants yung tumatawid. Ang dami. So hindi ko alam, hindi ko masagot yung ano. It's mind-boggling to say the least. I submitted the bills, but I understand may isa pang importante dadalo daw na testigo sa Lunes. Yes. Witness against. Yeah, I think you're correct. Si Oho. Attorney Ochoa, parang ganon. So parang meron pa, hindi si Senator Bato dapat ang magpaliwanag niyan, hindi ko dapat pangunahan. Correct. You're correct. In aid of legislation, ito yung batas. Diba, sinubmit, final ko na yung batas. The National Security Clearance Information Act of 2024. Final ko noong Monday. So, pwede yung interminate, sir? Depending sa chairman, we have to respect the chairman. Wala na. Wala na. Thank you. Salamat.